Programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kaya siyang makausap man lang sa telepono? Yun nga po ang sabi ko sa kanya eh. Kaya lang, ang sabi po niya nakakahiya daw po. Pupunta na lang siya kapag may pagkakataon siyang umuwi. Sabi niya po, tumawag ako sa inyo kapag kailangan ko ng matutuluyan. Opo, sa lalong madaling panahon. Salamat po. Hihintayin ko po ang tawag niyo. Totoo ba talagang buntis ka? Tingnan mo to. Para kang batang nahuling nagsisinungaling. Ate, buntis ka ba talaga? Wala ka sa bar kahapon. Pasensya ka na, kung lagi kong suot to. Gusto ko lang sana na magpasalamat sa'yo. Hindi dapat kung sino-sino lang ang umaakyat dito. Padyo ang lugar. Kailan ka lilipat? Hindi pa po ako nagpapaalam sa mga magulang ko. Kanun pa? Kung buhay pa sana ang mama mo. Naglalaro na sana kami ng baraha ngayon. Masayang-masayang nagkukwentuhan. Namimiss ko na talaga siya. Sa susunod po, maglalaro tayo ng baraha. Ako rin po. Ang alam ko po kasi nakakatalas ng pag-iisip yun. Tama! Maglaro tayo sa susunod, ha? Oh, nandiyan ka na pala. Magandang araw po. Ah, Helen, anak siya ni Martha. Magkasama sila ni Carlo sa school. Kailangan na po naming umalis. Medyo napasarap ang kwentuhan natin. Hindi ko po napansin ang oras. Masyado ko na tuloy kayo na istorbo. Sandali. Manang! Po! Kunin mo na ngayon yung mga pinapakuha ko. Tapos pababain mo si Carlo. Opo. Ay, alika nga muna dito, opo. Apo, baka pwedeng ihatid mo na sila. Marami kasi silang bitbit eh. Opo. Ako na yan. Ay, sige po. Maraming salamat, ha. Mauna na po kami. Sige, bisitahin mo ako palagi, ha. Ay, pwede po ba akong sumama? Oo naman. Paalam po. Sige. Sige po. Nagot, Carlo, dito na lang kami sa tabi. Bakit? Wala pa naman ah. Carlo, sa tabi na lang. Po, ihahatid ko na po kayo. Ah, malapit na. Sa kabilang kanto lang. Dadaling ko na po. Ay, dito na lang. Ah, kasi baka matuwang sasakyan mo dito. Oo. Kami nang bahala. Ay. Mabigat po yan. Kayang-kaya ko to. Sige na, alis ka na. O sige. Paano? Alis na ako. Sige, paalam ha. Ingat ka. Sakay na, sige na, sakay na. Hi!
Sandali! Yung pitaka mo! Hay! Grabe, para namang ninja yung babaeng yun. Nawawala na lang siya bigla sa harap ko. Hay! Aray ko! Ambigat nito ah! Grabe, ambigat! Maray ko! Kung hindi sana ganito kalit ang bahay natin, nahatid na tayo. Pwede ba sanang pumasok para makapagkape? Kainis naman. Hindi natin siya pwedeng imbitahan dito sa bahay. Magiging kahiyahiya lang tayo doon. Oh, sandali niya mga yan. Ah, ito yung kinukwento ko sa'yo. Nanggaling kasi kami doon ngayon. Oh. Yan yung matagal na kaibigan ng mama ko. Ibinigay niya lang lahat ng yan sa inyo? Oo, pakibuksan na nga rin itong isang tukarin. Ano kaya ito? Aba, mukhang maganda tong laman ng isang ito ah. Aba, isang kalbi? Abalon, ano naman kaya itong isang ito? At ito pa? Ay, hindi ako makapaniwala. Ay, ang ganda-ganda nito. Ganun, ma. Siguradong mamahalin yan. Ay, tignan mo ito, honey, oh. Mamahalin to. Hindi ako makapaniwalang ibinigay lang sa atin ng ganito kasasara. Oo nga. Ay, ang bait talaga niya. Hindi dapat kayo pumayag na tanggapin ang mga bagay na yan. Ay, bakit naman hindi? Baliwala lang sa kanilang mga ito. Sobra-sobrang ibinigay sa atin para lang sa paggawa ng kimchi, ha? Napakaswerte talaga natin. Sa susunod, ganito ulit. Kapalit ng kimchi. Hindi ako magsasawang gumawa kahit araw-araw, oh, ha? Tutulungan pa kita palagi. Wow! Sandra, iha, para sa ito. Pagpasensya mo na, ha? Papa. Buksan mo. Papa, ibinili niyo siya ng bagong kotse? 5 taon na kasi niyang ginagamit ang kotse niya. Kaya naisip kong palitan na. Salamat, Papa. Anak, wala kang dapat sabihin. Iniregalo yan sa'yo. Tapos. At ito naman. Nanggaling sa akin. Ha? Lola, ano po ito? Buksan mo, honey. Lola naman. Pumasok ka. Ma, ano ba yun? Hindi na lang po kasi sabihin. Ma, pa, kailangan ko pong pumunta sa China ng 1 taon. Ha? Sa buong 1 taon? Marami na kasing trabaho yung kaibigan ko. Kailangan niya ng tulong, kaya pinapupunta niya na ako doon. Hindi ba pwedeng pagka-graduate mo na lang? Ano ka ba? Wala naman siyang karapatan para magreklamo sa kaibigan niya. Kasi nga kailangan mabayaran yung utang. Pasalamat na lang tayo. Mag-aaral na lang po uli ako sa 1 taon. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Papa, huwag niyo naman pong sabihin yan. Wala pong may kasalanan. Huwag mo na nga kasing sisihin ng sarili mo. Hindi naman ganun katagal ang 1 taon. Maganda nga experience yun eh. Tama po yan, pa. Masarap kaya ang pamumuhay sa ibang bansa. Naye kasumul chewojo.